New report says cell phones may raise the risk of brain cancer. Dahil daw sa sobrang pagkababad sa paggamit ng gadget, isang batang babae ang nagka-seizure. Isang batang nakaranas ng sintomas ng stroke dahil sa sobrang pagga-gadget. The World Health Organization now says talking on your cell phone is as dangerous as being exposed to lead engine exhaust. They found increased risk of the tumors, which we believe radio frequency radiation. A phone is that it's essentially a microwave antenna that's generating microwave energy. Ng cancer, di ba pang malubhang karamdaman ng exposure sa radio frequency o RF radiation. An increase in cancer cases could be caused by radiation from radio frequency or RF waves coming from this cell tower. Mapanganib raw ang Wi-Fi sa kalusugan. Ngunit marami rin naman ang nagsasabi na safe daw ito. Ano ba talaga? Ating suriin, panoorin at huwag palampasin. Una, talakayin muna natin ang pagdating ng 5G at kung ano ito. Ang 5G ay nakuha sa katagang 5th generation dahil ito ay panglima sa henerasyon ng wireless communication technology. Kung ang 1G ay yung mga sinaunang wireless cellphone na pagkalaki-laki, 2G ay yung panahon ng Nokia at text messaging, 3G sa mga sinaunang smartphone, at 4G naman ang ginagamit natin ngayon. Ang 5G ay hindi lang next level, kundi milya-milya ang bilis kumpara sa 4G. Kung sa 4G, kaya nyo mag-download ng isang buong pelikula sa loob ng 20 minutes. Sa 5G, mada-download lamang ito sa loob ng 3 segundo. Ang 5G din daw ang bubuhay sa pag-unlad ng makabagong teknolohiya at infrastruktura, artificial intelligence at virtual reality. Halimbawa nito, pwede mo makontrol ang mga makina sa factory sa kabilang parte ng mundo. Gamit lamang ang iyong tablet ng live o real-time dahil sa bilis ng palitan ng data ng 5G. Ang sabi ng mga US government agencies tulad ng FCC, FDA, kasama na din dito ang WHO. Wala daw basehan o pruweba na magiging mapanganib ang 5G sa ating kalusugan. Sabi pa ng mga dumedepensa sa 5G, ang radiation daw nito ay tulad din ng mga nakaraang wireless communication na non-ionizing. Ano po ang ionizing at non-ionizing radiation? Ang ionizing radiation ay may sapat na enerhiya para sirain ang mga atoms or molecules. Ngunit ang non-ionizing naman ay hindi pa ganun kalakas para makasira ng mga atoms. Ang halimbawa ng ionizing radiation ay medical x-rays at ultraviolet rays ng araw. Tumagal ka ng sapat sa ilalim nito at magkakasunburn ka. Ang non-ionizing naman ay tulad ng radio frequencies galing sa radio, TV at internet. Pero ang tanong, pagka ba non-ionizing, ibig sabihin ba nito ay safe agad? Ang normal na FM radio ay may lakas na 100 MHz. Ibig sabihin, meron itong 100 million frequency waves sa isang segundo. Ang 4G naman ay may 2 GHz na lakas o may 2 billion na wave sa isang segundo. Ang inyong microwave oven na kayang lutuin ang nagyelong karne ay may 3 GHz o 3 billion na frequency waves. Ang 5G, maaari itong umabot sa 90 GHz. 90. Kayo na po ang bahalang mag-compute. Maaaring ang non-ionizing ay hindi kayang sumira ng molecules agad. Pero pag exposed ka naman ng napakatagal, araw-araw, taon-taon, mula sa iba't ibang lugar, ay maaaring damaging din ito. Ionizing radiation impact is immediate. Non-ionizing radiation, it's like death in doses. So the effect is gradual and then you get to a point where your cells can no longer sustain. Maraming individual ang nagsukat ng radiation na gamit ang kanilang pansariling EMF at RF meters na nabibili online. At karamihan sa kanila ay nagulat sa resulta. Eto, panoorin nyo. Oh, it's 5G. It's 5G. Okay, hold it there for a second. Let's just get that again. Look at that. There you go. It just spikes on its own. On the left column of this meter is at almost 6 volts per meter. That's as high as it goes. Here, it's over 1,000 millivolts per meter. And let me show you why. I'll zoom in. And there's a cell phone tower on top of that restaurant. And my God, it's almost up to the top. Merong pruweba na damaging sa health ang Wi-Fi radiation. Hindi nga lang sa atin, kundi sa mga taga. Ang National Toxicology Program sa US ay nagsagawa ng eksperimento sa loob ng 2 taon kung saan sila ay gumamit ng 3,000 daga para i-expose ang mga ito sa Wi-Fi. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga dagang mas exposed sa Wi-Fi ay nagde-develop ng mga tumor sa iba't ibang parte ng katawan. Sa tao, wala pang kumpirmadong kaso,
Pero mayroon ng mga claim na marami ang nagsasabi na sila ay nakakaramdam ng pagkahilo, sakit ng ulo, hindi pagtulog ng mahimbing, depression, pagiging irritable, kakulangan sa concentration, paglabo ng mata, paghina ng sex drive, mas lumalalang stress at iba pa. Nasubukan niyo na bang makatulog sa ibabaw ng cellphone at sa pagising niyo ay masakit ang inyong ulo? Ayon din sa ibang eksperto, dahil sa 5G, ang mga cells daw natin ay nagiging permeable. Ibig sabihin, mas madaling lumabas-pasok ang mga organismo sa loob at labas ng katawan. Kung gayon, ibig sabihin nito ay mas madali tayong magkakasakit. Dagdag pa ni Dr. Debra Davis ng Australia, nakakasira ng DNA ng sperm ang RF radiation lalo na pag nakabulsa ang cellphone malapit sa inyong reproductive organ. If phones were tested in pockets, they would exceed the as-tested exposure guidelines. Alam niyo pang saksalukuyan, ongoing pa din ang pagtayo ng mga 5G cell towers at pagpadala ng mga 5G satellites sa buong mundo. Thousands of satellites into space to beam internet to customers on Earth. Elon Musk's SpaceX alone has announced plans to launch 42,000 satellites. 1-0, ignition, liftoff. Tayong mga normal na tao ay walang laban sa mga bigating telecommunications company. Ngunit ano ang pwede nating gawin ngayon? Dahil sa dependent ng karamihan sa internet, hindi na mawawala ito. Pero maaari nating bawasan ang exposure sa nakakasirang radiation na dulot nito. Una, ilagay sa airplane mode ang cellphone pag hindi ginagamit. Pag naka-airplane mode, hindi na makakapasok ang kahit na anong signal. Walang signal, walang radiation. Pangalawa, i-off ang wifi pag hindi ginagamit. Lalo na sa gabi bago matulog, ilagay sa speaker mode at huwag idikit sa tenga ang telepono. Iwasang ding mag-headset dahil dadaloy ang radiation mula sa cellphone papunta sa wire nito. At panghuli, iwasang lumapit sa mga cell tower dahil dito pinakamalakas ang radio frequency signal. Dun sa mga ayaw pa rin maniwala, ito ay galing mismo sa manual ng iPhone. Ang sabi dito na ilayo ang iPhone sa katawan ng 10mm upang makasiguro na safe ang radio frequency exposure levels. Ang gusto sabihin mismo ng Apple, huwag idikit ang cellphone sa katawan. Diyan po nagtatapos ang ating video. Please like and subscribe at huwag palampasin ang mga susunod pa nating tatalakayin dito sa Huwag Palampasin TV. Salamat po!